hindi agad pumayag si Robredo na tumakbo bilang vice-presidente. Noon po kayong pinili na LP, okay, parang ang sabi nila, naghahanap sana ng katandem for Secretary Mar na outside LP para lumaki daw yung network na inyong mamomobilize sa kampanya. But of course, in the end, parang kayo yung sa loob ng LP may clamor na kayo yung inombra na vice president. Ano ho yung naging decision? Kasi sabi niyo dalawang linggo kayong nagmuni-muni kasama yung inyong mga girls. Opo, nagdasal kayo, inisip niyo at kinausap kayo ni Secretary Mar at ni President Pinoy. Actually, mas hindi ko masyado yung natingnan eh. Okay. Yung possible na complications. Parang mas tiningnan, yung mas nakatulong siguro sa pag-decision ko, yung opportunity ng position. Okay. Parang ako kasi maraming kinonsulta, hindi naman ako pumasok dito na pikit mata. Alam ko na ako yung pinakadehado. Pero wala naman akong ambisyon sa... Ang sinasabi kasi ng iba, kung nag-congressman ka ulit, sigurado kang mananalo. Pero ito, mahirap eh. Pero sa akin, hindi naman kasi ako... Ang gusto kong sabihin, yung attachment ko dun sa position. Hindi yun. Hindi naman ganun eh. Pero ito kasi opportunity. Parang opportunity na yung mga advokasiyang matagal mo nang isinusulong, may pag-asa siyang marinig. Vice Noong simula ng kampanya, mahina ang rehistro ng pangalan ni Robredo sa mga botante. Yung unang-unang meeting na nakasama ko siya tungkol sa kampanyang to, yung sinabi niya sa amin is punuin namin yung schedule niya dahil alam niya na kailangan niyang maghabol. Sabi niya masipag siya at kahit madaling araw magsimula hanggang gabi, okay siya kahit may 10 meeting siya sa isang araw. Mga kabataan ang nasa likod ng kampanya ng Team Robredo. Karamihan sa campaign team namin, mga bata pa. Parang if not the first election na sinamahan, siguro second or third election lang. Kasi dahil nga maraming mga na-inspire na mga young professionals na tulungan si Congresswoman Leni. Tapos meron ding mix na mga veterano naman sa politika. Si Senator Bam Aquino, ang campaign manager ni Robredo. Maging ang mga anak ni Robredo, sumabak din sa kampanya. Si Aika, nagbitiw sa trabaho sa Office of Civil Defense para ikampanya ang ina. Nararamdaman ko kaagad kung kilala siya ng tao o hindi siya kilala, kung gusto siya ng tao o hindi siya gusto. Noong mga umpisa, nag-iikot kami kapag sinasabi kung sino si Leni. Yung sagot, yun yata yung asawa nung namatay sa aeroplano. Parating ganun yung default. Primary na problema niya talaga nung umpisa ay yung awareness. Leni Robredo, siya po ang aming napiling Vice President. Sa kanyang kampanya, lumayo si Leni Robredo sa animo ng namayapang asawa na si Jessie. Doon sa paglayo niya, doon sa pagiging byuda lang ni Jessie Robredo, isang strategy yun para lang ma-establish yung kanyang credentials, yung kanyang kakayahan para umupo sa isang posisyon na mataas kagaya ng isang vice-presidente. Sa pagiging simple, may karanasan at pagkakaroon ng malasakit sa mahihirap, umiikot ang mensahe ng kampanya ni Robredo. Nakita ng mga tao, authentic na kandidato. She represented progressive politics. She shied away from traditional norms and behaviors of politicians. Simpleng tao, nanay, alam mo yon, bago, babae, makabayan. Alam mo yung mga themes mag makikita mo kay Leni at makatao. Makikita mo the way, and I think it came out, yung messaging niya na siya magiging ilaw ng daong matuwid, siya yung lalaban sa mga tao na nasa laylayan. Si Leni Robredo ang may pinakamaraming dinalaw na lugar sa buong bansa noong kampanya. Sa campaign tracker ng GMA News at AMA Education System, 147 beses na bumisita si Robredo sa 51 probinsya. Naintindihan niya yung mga mahihirap, alam niya yung kanilang mga hinaing. So makita mo si Leni Robredo at makausap mo siya, immediately converted yon sa boto. Hindi gaya ng ibang tao na ibang politiko na
Oh, alam mo, politiko yan, tumatakbo, pero matagal mo munang pag-isipan kung iboboto ko ba ito, hindi. Si Lenny Robredo, instant yung conversion from awareness to decision to vote.